Magandang umaga, magandang tanghali sa inyong lahat. Ako po si Heidi Liose Mendoza. May asawa, ina ng tatlong anak, taga Tayabas, Quezon. Ako po ay nahirang na commissioner ng Commission on Audit at nahirang din po at napagkatiwalaan bilang Undersecretary General ng United Nations Internal Oversight Services. Marami na pong nagsabing lalabanan ang katiwalian. Marami na rin pong nagsabing minamahal ang bayan. Heto po ako, 27 taon ang kasaysayan ng pakikipaglaban ko sa katiwalian. Kayo po ang saksi. Ilang ulit po akong nalagay sa headline. Hindi lamang po ito pagsasalita. Ito po'y pagtayo. Ito ay pagtindig sa aking pinaniniwalaan at ipinaglalaban. Nung bumalik po ako sa New York noong 2018, nag-isip po ako ng paraan kung paano patuloy na mag-aambag. Naandun pong nag-paint ako, binenta ko yung painting ko, pambili ng laptop para sa mga batang walang laptop. Naandong nagpresinta akong magturo. Subalit, naisip ko po, ang lahat ng ito, ang lahat ng ating pinagkakapaguran para sa kinabukasan ng ating mamamayan, iisa lang po ang tugon. Labanan ng katiwalian. At ako, sa buong buhay ko, hindi lamang lumaban, tumaya at munti ka nang magbuwis ng buhay. Wala na po ako sigurong masabi. Wala po akong comms. Kaya ako'y baka makapagsalita ng mali. Wala pa rin po akong team. Ang lahat-lahat po ay inialay ko sa May Kapal. Siya na po ang bahala dahil alam ko po mahirap itong ating laban. Salamat po. Maraming salamat po, Ma'am Heidi. May tanong po ba sa media? Yeah, Ms. Sandra Aguinaldo from GMA 7, please. Ma'am Heidi, ano po yung siguro gusto nyong baguhin sa budget process or yung mga practices na nakikita nyo ngayon sa ating national budget kung kayo po ay papalari no, na maupo sa Kongreso? Salamat, Sandra. Kung tayo ay papalaring maupo sa Kongreso, sa Senado, ano ho, ang una ko pong gagawin, ito ho ay personal at pinilit ko na hong simulan nung mga nakaraang taon pa. Alamin po at ituro ang tamang proseso sa taong bayan kasi ito po ay pera ng bayan. Sa pamamagitan po nito, bigyan diin ang mga sensitibong proseso ng budget kung saan wala pong impormasyon o walang transparency. Ano ho? Gaya ho ng budget ngayon, nakita natin. Yung isinomito po ng presidente, malayong-malayo na po dun sa amount ng naaprobahan at naging GAA. Ano po? Pero wala ho tayong marinig sa mamamayan. Bakit po? Malalaman lang po nila ang mga impormasyong ito kung maglaban-laban sila sa Kongreso o sa Senado. Kaya ho ako'y nangangahas, kumakatok sa inyo para ho maituloy ko po yung pagsasalita, pagtuturo ng budget information, pagiging transparent at pagbibigay ng lakas loob sa mamamayan. Ito po ang pagkakataong tumaya tayo. Pera ng bayan yan. Labanan natin ang katiwalian, bigyan natin ng tuldo ang pork barrel funds. Ang dami nilang nagsasabing wala ng pork barrel, pero ang daming ayuda at yan po ang ginagamit sa eleksyon. Tumakbo ako dito, wala akong pera dahil naniniwala ako sa aking tapat na hangarin. Kung maiaya ko na makita nyo ang katapatan ng loob ko, sana sama-sama tayong labanan ang katiwalian at pork barrel. Maayos na gamitin ang budget at malaman ng mamamayan kung paano ginagastos ang pera ng bayan. Okay po, thank you. Dwight from Rappler. Hello ma'am, good afternoon po. Dwight De Leon from Rappler. Ma'am, is this a last minute decision? When did you decide? And is there any specific news development ng pangyayari dito sa Pilipinas that triggered you to run for public office? Ito pong decision na ito, nabuo ko linggo ng umaga. Pero gusto ko pong sabihin,
At ito po'y tapat kong sinasabi. Mula po nung ako'y tumulong sa kampanya nung 2021 po ba, inihanda ko po yung sarili ko. Paano ako makakambag sa tunay na reforma, tunay na reform? At yun nga ho, nakita ko, na-surprise po ako, lumabas ang mga tao at sumali sa kampanya. Nung hinahanda ko po ang sarili ko, ang akin pong inisip, paano natin babaryahin ang mensahe para makatawid tayo sa mga dapat makaintindi. Ang latest hearing po sa Quadcom, tinanong ko po yung sarili ko, ano na ito? Hindi ko yata masikmura yung kawalan ng pag-asa pag ang titingnan ko ay ang mga kasalukuyang naglalakas loob, ay hindi pala naglalakas, talagang malakas ang loob na kumandidato. So sa sarili ko po, siguro kailangan nating lagyan ng tuldok. Yung bang sinasabing sila-sila na naman, o kaya yung sinasabing wala bang iba, o kaya ba yung sinasabing pera-pera lang yan, o yung sinasabing hindi ka mananalo. Heto po ako, matapang akong humaharap sa inyo. Ang mga pangyayaring naganap sa Kongreso at Senado, ang kawalan ng pag-asang paribang naghahari sa lahat ng mamamayang Pilipino, lalong-lalo na dun sa mga mamamayang nangangarap ng pagbabago at katapatan sa paglilingkod bayan. Yun po ang nagtulak sa desisyon ko. Ma'am, if elected, how would you envision to put an end to the pork barrel, especially when the Congress is composed of people who might be in their best interests not to put an end to the pork barrel? Okay, Dwight. Ang tingin ko dyan, hindi naman yan mangyayari overnight. Magsisinungaling ako pag sinabi kong pagpasok ko, tapos na yan. Ito po ay simula ng marami pang hakbangin. Kung mabigyan po natin ng lakas ang mga mamamayan, kung maaari po ninyong balikan, tayo po kasama ang komisyon ng COA ang nagsimula ng Citizens Participatory Audit. Ano po? Kung mapapalakas po natin ang kakayanan, kaalaban ng mamamayan, at sana po sa pagtakbo kong ito na parang suntok sa buwan, maghari ang inspirasyon at lakas ng loob ng mamamayan. Kung mamamayan ay kasama natin upang sabihin, wakasan ng pork barrel. Naalala niyo po noon yung pong nagkaroon ng pork barrel march, di po ba? Nung panahon ni President, siguro ho hindi malayo yun. Bagamat sinasabi ko pong mahaba pang hakbangin. At ngayong umaga, ang hakbangin yon ay sinisimulan ko. Iniimbita ko kayong samahan ako sa mga adhikain at sa mga dapat nating gawin upang tunay nating maalagaan ang pera ng bayan. Ang biro ko nga po, huwag niyo akong tingnan, huwag niyo akong kilalanin on my person. Kilalanin niyo ako sa annual audit reports, special audit reports, sa fraud audit reports na naisulat ko. Hindi lang sila naisulat. Sila ay nakarating ng Sandigan Bayan. Hindi lang sila nakarating. Maaaring ngayon bayan na dismiss, pero gusto ko lang pong ipaalala at baka hindi alam ng ilan. Matagumpay naman din po tayong nakarecover yung AFP funds, doon sa controllership na akin pong pinanindigan. Pangalawa, kung inyo rin pong mamarapatin, pagdating po natin sa United Nations, ako po'y nakatulong sa tinatawag na the first case against the President of the General Assembly. Hindi po ako kagaligan. Isa lang po ang baon ko. Tapang at matitinding pananampalataya sa Diyos at sa kapwa Pilipino. Dahil naniniwala po akong hindi lahat ay takot. Hindi lahat ay hindi nagsasalita. Hindi lahat ay nabibigo. Ngayon ang araw ngayon upang gisingin ko kayo. One last quick question, Nico Bagsik, Teleradio. Good morning po, ma'am. Ma'am, may I ask po kung bakit Senate po agad doon, yung nag-decide kayo kung bakit Senate agad? Kasi pwede ka naman pong mag-run for a lower office po eh. Pero bakit Senate po na kakaunti lang, 12 lang po yung pwedeng mahalal po for the elections 2025 po? Unang-una po, nag-isip din po akong mag-party list. Pero nakita ko po, yung mga taong gusto kong suportahan na andun na po sa party list. Kaya ho, sumubok ko ako sa Senado dahil naniniwala po ako. Ang aking karanasan, ang aking kakayahan, ang aking talambuhay, ang lahat ng ginawa kong pagtataya
ay tumutukoy konektado sa gawain sa Senado. Okay. You have 10 seconds. You have 24 seconds, ma'am. Sige, quick. 24 seconds is microphone, please. Ma'am, good morning. Sa Senado, ang isang nakilala na anti-pork barrel, Senator Joker Arroyo, and then Senator Ping, hindi tumatanggap din ng pork barrel. Ito rin po ba yung tutuntungan po ninyo na prinsipyo kung mananalo po kayo sa Senado? At ano pa po yung ibang paglilinis na plano yung gawin sa dalawang kapulungan ng Kongreso sa sistema? Pinag-aaralan ko po yan. May consequences po kasi yan eh. Pwede ko pong sabihin hindi ako tatanggap. At totoo po yun. Pero kailangan po nating isipin. Ang pork barrel po ay isang tool, isang pamamaraan ng gobyerno upang maigawa niya yung tinatawag nating redistributive function of ano-ano-ho. Ang ibig sabihin po nito, at ito rin po yung iniisip ko, can you imagine po kung lahat ng pork barrel ay tunay nating magagamit sa pagpapaaral ng mga estudyante? Can you imagine kung lahat ng pork barrel ay magagamit po para sa hospitalization? Subalit, hindi ko po sinasabing babahagi ako. Ang sinasabi ko lang po, pag-aaralan ko po, ano ang tema ng kasalukuyang pangyayari? May pangangailangan ba upang makamit ang tamang paggastos ng bayan? Pero kung dumating tayo dun sa punto na masabi nating hindi tamang nagagamit ang pork barrel, at yun nga ho, ang sabi ko, labanan natin ang katawilaan, then open din po ako sa hindi pagtanggap ng pork barrel funds. Salamat po ng marami. Magandang umaga. Pasensya na po kayo, kabang-kaba po ako, kaya napakalakas po ng aking salita. Pasensya po, magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat, Ma'am Maya. Ma'am Heidi, ma'am, sa gitna po ulit for the photo. Maraming salamat po. Thank you. Ma'am, for the... G.